He travels all over the country, and the media follows every public appearance of Interior Secretary Mar Rojas. He is, after all, the presumptive standard-bearer of the ruling Liberal Party. Laking tuwa ko na makasama kayo. To this day, however, he plays coy whenever asked if he will soon resign from his cabinet post to focus on his 2016 presidential bid. Lahat naman ito ay subject to the president's discretion, so we all serve at his pleasure. Rojas visited Agusan del Norte for the now all too familiar turnover of patrol cars for the Philippine National Police. It was an event attended by all mayors of the province and more than 80 barangay chairmen of Butuan City. Politics may be the elephant in the room, but Rojas still insists the sole purpose of the visit is the symbolic turnover of police vehicles. Kaya may tinakdang campaign period para yun ang tamang panahon para magpresenta ng plataforma, ng kandidatura. Pero sa ngayon, wala naman nagsabi na, uy, tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Dapat lamang na magpatuloy tayo sa pagsiservisyo. 10 municipalities of Agusan del Norte received patrol jeeps. According to Rojas, this is important as it will help deal with the insurgency problem in the province. One political statement he did make, a comment about a possible Rojas-Aquino tandem. Wala akong alam tungkol dyan, or hindi ko alam yan. Ganun pa man, ang Pangulo, Pangulo na ang Pangulo eh, di ba? So, parang mahiya naman ako na sabihin sa kanya, sir, di ba? Pwede ba yun? Hindi ko nga alam kung pwede ba yun sa saligang batas natin. Hindi ko nga alam. Kaya hindi ko naman naiisip pa yan. Pero kung sinasabi ninyo na merong mga ganun, i-aaralin natin. He, along with Governor Angel Amante Matba and the mayors of Agusan, broke bread before Rojas went to Bukidnon for yet another turnover of police vehicles. Charmaine Awitan, ABS-CBN News.